Gano'ng kagulo ang mundo, Fatima. Sa susunod, kung ano man ang gagawin mo, sabihin mo sa akin. Opo, Inay. Halos lahat ng mga pwede natin bagsak ay narito na. Magaling! Tama-tama. Walang buwan mamayang gabi, sasamahan kita sa paghahanap ng makakain mo. Bakit may itong gusto mo buhay para sa akin? Hindi ba mahalaga sa'yo kung ano nararamdaman ko, kung ano gusto ko? Pari ba, mag-alay mo na siya sa amin? Alam mo, sa kanya lalapit, alam mo niyang si Mateo. Pag nagkaganon, madaling mapapasa atin ang batang itinakda. Walang hiya kayo! Huwag niyong gagalawin ang pamilya ko! Wala akong ibang gustong maging kaisa kundi ang pamilya ko. At ngayon manananggal na ako, baka kailanman, hindi na ako makabalik sa asawa at anak ko. Mat-mat, humingi tayo ng tulong sa lolo mo. Ipahanap natin si Fatima. Huwag ka sanang mag-isip na masama sa akin, Auntie. Pero gusto kong unahin si Lola, Ate. Natatakot ako para sa kanya. Tinanggap niya kasi ang pagiging manananggal niya. Wala, Ate. Mayroon akong munting sorpresa para sa iyo. Malamang ay nabalitaan mo na ito. Mayroon akong bagong biya. Dito na rin ito niya. General? Auntie, sa simula pa sa iyo ako lumalapit. At marami kang nalalaman. May paraan pa bang mabawi ang pagiging manananggal niya? Mat-mat, tinanggap na niya ang pagiging aswang. Wala ba tayong magagawa? Wala bang paraan? Nagustuhan mo ba? Pati ba naman siya dinamay niyo? Matapang ka pa rin. Hanggang ngayon ba, mga mortal pa rin ang kakampihan mo, Lualate? Panahon na para mag-isip-isip ka. Hindi na sila ang kalahi mo. Kaya sabihin mo na kung saan ang batang magpapahamak sa ating lahat. Kahit kailan, hindi ko ipagkakaluluwa ang anak ko sa inyo. Wala kayong makukuha impormasyon sa akin. Wala kayong malalaman galing sa akin kahit pa naging aswang ako! Mat-mat, ayokong paasahin ka. Ayokong magsinungaling sa'yo. Pero wala akong alam na lunas. Hindi ko alam kung paano kita matutulungan. Huwag kang pakasisiguro, Lualhati. Oras na maging ganap kang manananggal. Tingnan lang natin kung mapipigilan mo pa ang kasamaang nanalalaytay sa dugo mo. Iniumulong niya ang dila mo. Sinisiguro ko sa iyo na mahanap ko si Fatima. Hindi! Kahit hindi mo pa ako tulungan. Paano pag nilukot si Fatima dito? Maghanap. Hindi. Hindi siya maghahanap, Didi. Bubusugin ko siya ng pagmamahal ng isang ina. Bubusugin mo siya ng pagmamahal? Eh, pinagalitan mo na nga siya kagad eh. Dahil dito, alam mo nga yun, mas mabuti pa. Itapo na lang natin to para walang problema. Hiniling ni Fatima na mapasa kanya ang bolang yan. Dahil wala siyang kalaro. Pagbibigyan ko siya. Ano?
Hindi niya naman naaalala ang asong yan eh. Kaya, bantayan mo ang bolang yan. Bantayan mo silang dalawa. Anong pinagkakabalan ng anak ko? Anak, ano yung ginaguhit mo? Si Anghel po, Nay. Ano sabi mo? Si Anghel, Nay. Naisip ko po kasi parang bagay ang pangalang Anghel sa asong nasa loob ng bola. Kasi simula ngayon, siya na po magiging kalaro ko at mantay na rin. Bakit po, Nay? Pangit po ba ang pangalang Anghel? Nay? Maayos lang ang pangalang Anghel. Mauna na ako, Auntie. Ay, Matt! Saan ka pupunta? Mahina ka pa ah! Maghahanap ako ng tulong para kay Luwalhati at Fatima. Hindi ako pwedeng tumigil dito lang. Mauna na po ako. Anak, nandito ka na nga. Salamat at ligtas. Aray! Ano nangyari sa'yo? Halika nga, titingnan na muna kita. Anong masakit? Wala to, ayos lang ako. Ayos lang ako. Saka na lang tayo mag-uusap. Maghahanap ako ng tulong para sa mag-ina ko eh. Ako lang inaasahan nila. Hindi ko sila pwedeng babayaan. Ay, Matt, sasama ako. Magbe-base lang ako. Sandali lang. Sana mabawi at mahanap ni Mateo ang anak namin. Yun na lang ang hinihiling ko. Kahit buong buhay kung makulong ako dito, basta masaya ang mag-ama ko. Mabuting pulis si Mateo Luwalhati. Hindi ko pa alam na apo ko siya. Hanga na ako sa kanya. Kaya na siguro kong mahanap at maililigtas niya si Fatima. At pati tayo, nasisiguro kong ililigtas din niya tayo. Kayo na lang po ang maliligtas niya. Huli na po para sa akin. Wala nang saysay na mahanap niya ako. Luwalhati, isa kang mabuting tao. Kaya mong labanan ang kasamaan. Sa ngayon po, oo. Pero hindi ko po alam kung hanggang kailan. Hindi ko po alam kung hanggang kailan ko mapaglalabanan. Hanggang nandito ako, tutulungan kita. Lagi kong ipaalala sa iyo kung paano maging tao. Pangako iyan. Nemo, ito pala ang Liquid X. Mukhang wala namang gano'ng kaibahan. Wala na. Paliban lang sa ang laman niya ay ang dugo ng batang itinakda. Kung ganon, delegado pala ito para sa atin, Supremo. Anong maaari natin gawin dito? Talaga bang kaya tayong patayin yan? O baka naman, tinatakot lang tayo ng mga pulis na nakakuha niyan? Gusto mo bang
bayan? Hindi ako nauto at natatakot ng mga tao. Boss Chief! Kamusta na? I miss you! Paul. Jeff. Mateo. Oh, Mateo. Asan na yung pamilya mong aswang? Sabi mo? Ang ibig sabihin, nasa na si Luwalhati at Fatima? Hindi kita kailangan sagutin. Paul, si General nandiyan ba? Kailangan kong makausap eh. Totoo niyan. Kanina pa namin hintay si General. Bakit? Saan siya nagpunta? Hindi rin namin alam. Basta nga lang alam namin, dala niya yung Liquid X. Kasama niya si Bernice. Hindi nga namin alam kung anong plano niya eh. Kaya kami lahat dito nagtataka. Kakainin niya po si General. Andito lang po siya kanina. Han! Magbabatay ka lang, nautakan ka pa! Sigurado hindi pa nakakalayo mga iyon. Mukhang may isang manananggal naman tayo tuturuan ang leksyon. Tama yan, Suprema. Patayin niyo ng babae niyo. Supremo, nakikiusap ako sa'yo. Ipaubaya mo na lamang sa akin si Luwalhati. Tutal, ako na maing matapat na alagad. Yun lamang ang aking munting kahilingan, Supremo. Nagpapakakangal ka dahil lamang sa pagtingin sa babaeng yun? Pero sige, pagbibigyan kita dahil naging matapat ka sa akin. Pero siguraduhin mo lang na may papalik mo ang dalawang yun. Dahil masisira ang plano ko kapag nakatakas ang totoong general. Wala si Danilo rito. Hindi pa nga siya umuwi mula nung lumabas siya. Akala ko nga nasa trabaho. Wala din po eh. Galing kami kay HQ. Wala siya ron. Baka naman pa uwi na yon. Mabuti pa siguro magpahinga muna kayo. Doon muna kayo sa guest room. At saka ipagbuutos ko kayo para may makain kayo. Ofi, halika, samahan mo muna ako. Halika. Okay ka lang, anak. Alam mo ba, alalang-alala ako sa'yo. Hindi ko na alam kung anong klaseng dasal ang gagawin ko. Umabot pa nga ako sa puntong nakikipagtawaran ako sa Diyos. Sabi ko sa Kanya, di bali nang hindi na tayo magkita. Basta ligtas ka lang.
Tibali na anak na hindi mo ako mapatawad. Basta buhay ka. Ihahatid. Anong ibig sabihin? Hindi ka sasama? Madali po nila akong maaamoy eh, kaya mahuhuli lang po tayo kapag sumama ako sa inyo. Sige po, tumakas po kayo. Maraming salamat sa pagtulong mo sa akin. Lolo po kayo ni Mateo, kaya hindi ko po hahayaan na magdusa kayo sa kamay namin. Nila? Kamay nila, luwalhati. Hindi katulad nila. Sa pagtulong pa lang sa akin, napatunayan mo na hindi ka halimaw, hindi ka tulad nila. Huwag na huwag mong kalilimutan yan. May payakap-yakap pa kayo, ha? Huwag muna kayong magyakapan. Dahil hindi pa tapos ang laban, General. Ang tigas talaga ng ulo mo, Luwalhati. Hindi ka na natuto. Tama na! Maawa ka sa kanya! Ang awa ay emosyon lamang para sa mahihina. Sumulay mo! Tama na! Pagkain ko ay magtatanda na rin si Luwalhati. At ikaw, General, hindi ka na pwede dito. Kundi magkukunsya pahala kayo. Isang maling galaw mo lang. Pagpipiestakan yung mga alaga ng mga tiyana. Tapos na ang maligayang araw mo sa pagka-general. Dito sa teritoryo ko, ikaw ang preso. Kaya hindi ka makakawala. Ano ba naman itong si Danilo? Oo. Gabi na, wala pa. Hindi man lang makaisip mag-text o tumawag kaya. Babalik din ako sa headquarters. Baka nandun si Lolo at may inaasikasong trabaho. Samahan na kita. Ano, Auntie Ophie, magpahinga na lang kayo. Magpapaalam na rin ho ako. Anak, babalik na lang ako ulit. Ako naman, Rosa. Eh kung yan ba naman dito ka na rin tumitira. Dito ka na rin nagpapahinga.
Anak ka naman ni Danilo eh. May karapatan ka dito sa bahay na ito. Pwedeng-pwede ka dito tumira. At ikaw, Mateo, bukas din ang pinto ng bahay na to para sa iyo at sa iyong pamilya. Salamat po, pero hahanapin ko muna pamilya ko. Bakit hindi ka pa kasi mamatay? Pagod at hirap ka na, hindi ba? Bumigay ka na lang, Lulhati. Huwag ka nang lumaban pa. Hindi ako mamamatay. Dahil alam ko nakabantay ka sa asawa ko. At hindi ko padadaliin ang lahat para sa'yo. Wala nang saysay ang mga salita mo. Baka nakakalimutan mo. Ikaw, nakakulong. Ako, malayang malaya. Pinapadala ni Canlaon dahil ayaw mo kumain ng kaluluwa. Kumain ka na, anak. O, Paul. Boss Chief, lalabas kami ng grupo eh. Kakain. Tara, sabay na tayo. Salamat na lang. Sige, muna na kayo. Baka dumating si Lolo eh. Gusto kong hintayin din. Ah, ganun ba? Hindi, ganito na lang. Hintayin na lang kita para sabay tayo kumain. Okay na ako, Paul. Salamat. Marami ka nang nagawa para sa akin na hindi naman dapat dahil wala na ako sa servisyo. Maraming salamat. Sige, muna ka na. Ha? Sige, boss. Sige. Sige. Nasaan ka na ba, Lolo? Kailangan ko yung tulong mo. Kailangan ko yung tulong mo para iligtas si Fatima at Luwalhati. Pasensya ka na, Rosa, ha? Eh, paano eh, pinapahiwalay ng daddy mo itong mga uniforme niya. Mahal na mahal kasi niya yung pagiging general niya. Kaya, pati mga uniforme niya, mahal na mahal niya. O, tignan mo na, meron pa sariling kwarto yung mga uniforme niya. O, ano, kumusta ka naman? Okay ka naman dyan? Nako. Sabi mo, pag may kailangan ka, ha? Okay lang ho ako dito. Nako, maraming salamat ho sa
pagtanggap ninyo sa akin. Ay, naku, walang anuman. Sige, just call, ha, pag may kailangan ka. Salamat po, Mrs. Aragon. Ikaw naman. Just call me, Tita. Tita. Sige. Tita, nakita ko ho sa ilalim ng kama. Lolo, salamat dumating ka na. Mateo, mabuti at nagbalik ka. Pansin sa kanya, parang may kakaiba eh. Magmula ho nung lumabas siya sa ospital? Pinaalala ko lamang sa'yo, Luwalhati, na hindi bilog ang buwan ngayong gabi. Kung kaya't lalong kakalam ang iyong sigura. Alam ba kung saan dinala ng aswang ng tubig si Fatima? Opo. Alam ko na kung nasa si Fatima. Nasa kamay niya, nairang watang.